Hello, welcome back to our channel. For today's video, magpe-paint ulit tayo ng Studio Ghibli scene. Wow! Yung last kong pinint is from the movie House Moving Castle. And kung di nyo pa siya napapanood, pwede nyo siyang i-check sa aming channel. And ngayon naman, ang ipe-paint natin is from the movie Kiki's Delivery Service. Ang nag-comment nito ay si Paplash ko dito sa video. And ayun, napili ko siya kasi isa din to sa mga nagustuhan kong movie. Maganda rin tong movie na to. Kaya i-recommend na panoorin nyo rin siya. Hindi ko lang sure kung ano tong scene na to, pero ang alam ko ito yung scene na nakaalis na siya dun sa family niya, tapos nami-miss niya na siguro yung family niya. Hindi ko lang alam, pero comment nyo sa baba kung ano yung sa scene na to. Pero yun lang yung alam ko dito sa scene na to. Kung bago ka lang sa channel namin, kindly hit the subscribe button and hit the notification bell para ma-update ka sa mga videos na i-upload pa namin. And okay, proceed tayo sa video. Ang gagamitin kong medium ulit ngayon is gouache. Ang brand niya is Himimiya. So dito sa video, ini-sketch ko na yung reference. So si Kiki, nakaupo siya dun sa parang damuhan, kaharap yung dagat. Tapos merong land dun sa kabila ng dagat. Hindi ko lang sure kung dagat to or ano, river. Pero basta may tubig dun sa harapan niya. So ayan, as usual, hindi ko dinidetail palagi yung sketch ko kapag gouache yung medium na gamit ko. Kasi natataklobang lang lagi siya. Dun sa sky, kapag Studio Ghibli, usually napansin ko sa Studio Ghibli, yung sky niya is laging gradient ng sky blue. From dark to light. So lagi ako nag-start sa blue, then sky blue, tapos white. So ayun, yun lang yung pattern color ko pagka Studio Ghibli yung scene na ipe-paint ko. Pagdating naman sa land, napansin ko din sa Studio Ghibli na more on ano sila, yellow green, light tone ng green, tapos naglalaro na sila ng paunti-unting dark tone ng green sa mga details na. Pero more on ano sila, blue green, yellow green, and tsaka green. Kaya naman ang ginamit kong base tone muna dito is yellow green. Tapos medyo hinaluan-haluan ko na lang ng konting yellow at saka ng blue green. Ang mga flat brush, kinagamit siya pang wider range ng ano, ng coverage. Kapag ka naman magdi-detail, ang ginagamit na doon is yung mga point brushes natin. Naglalagay na ako dito ng darker tone kasi lagi akong nagsisimula sa light tone tapos papunta sa dark. So nag-apply na ako dito ng mas dark na yellow green. Nilalagay ko na din yung mga puno dun sa kabilang land, yung mga details dun sa kabilang land. So mga sort of lines lang yon, then laruin nyo na lang sa variation ng kulay kung dark, light ba o ano. Ang ginawa kong technique dito sa painting na to, hindi ko siya totally ginayang gaya yung nasa reference. Basta pinag-aralan ko muna yung reference ko, then inaral ko kung paano kinumpo siya ng animator. Then totally hindi ko na siya ginaya. Parang in-express ko na lang din yung sarili kong style do sa painting. Pero incorporating pa rin yung style ng Studio Ghibli. Alam niyo, kasi pagka ginaya ko ng sobra yung nasa reference, magtatagal lang ako ng sobra. Katulad nitong, for example, katulad nitong yung damuhan dito sa malapit kay Kiki. Sobrang detailed nun, sobrang daming nangyayari. Kaya kapag ginaya ko siya ng sobra, sobrang magtatagal ako. So ang ginawa ko, in-apply ko yung sarili kong style na lang. Pero Studio Ghibli style pa rin. And ayan, one of my favorite part, itong paggawa ng clouds. Kasi ito ay composing lang ng opaque na color white. So ibig sabihin pag opaque, less water lang yung gagamitin nyo dito. Tapos ayun, freestyle na lang kayo, parang gumagawa-gawa lang kayo ng clouds nung parang ginagawa natin nung bata tayo. And kung mapapansin nyo, palipat-lipat ako ng part kasi meron mga part ako na pinapatuyo ko muna, then magpuproceed muna ako sa ibang part. Ganun lang sa gouache eh. Kasi pagka basa pa siya, tapos pinatungan nyo ng paint, magmimix yung ilalagay nyo na kulay. Unlike kapag kapag tuyo na siya, hindi na siya maghahalo. Parang magseset as another patong na ulit siya.
Tapos dito naman sa tubig, dun sa water area, tubig part, ang ginamit ko diyang base layer is para more on light blue, sobrang light blue. Tapos yung mga pattern na padat-dat lang na ganyan para ma-achieve yung alon effect. And ayan, napansin ko natuyo na yung ibang part, so pwede ko nang i-paint si Kiki. Ang tekniko dito is hindi ko na siya in-sketch para hindi na ako makomplikaduhan, hindi na ako magtagal. Ang ginawa ko, dinerecho ko na gouache siya. So inuna ko yung damit, sunod yung parang pinaka-apron niya. Tapos, ayun, may color value din yan, meron ding light and dark din yan. Yun ang napansin ko sa animation ng Studio Ghibli. Kahit anime siya and 2D lang siya, kahit flat lang siya, kung mapapansin nyo, yung balat, meron siyang part na 2 parts. Merong white color and merong flesh color. So, nabubuhay pa rin yung image kahit papano. And sa Studio Ghibli, may napanood kasi ako yung isang movie ng Studio Ghibli kung paano sila nag-produce ng isang movie. Talagang frame by frames pinepaint nila, kinoconstruct nila. So how much more pa yung isang scene, 'di ba? Kung gaano karaming framings yung ginawa nila. And manual renderings 'yon. I think sa Ponyo 'yon. May napanood akong movie na ano. What? Para siyang isang documentary ganun. Ayan, balik tayo sa painting. Dito sa clouds, kung mapapansin nyo, akala nyo white lang siya. Pero kung titingnan nyo mabuti yung reference, meron din siyang part na gray. Hindi siya plain na white lang. So nilagyan ko din siya ng color gray. Dito, nag-start na ako ilagay yung mga grass dun sa malapit na part, which is yung ma-detailed na part ng grass. Ang ginawa ko dyan, inuna ko yung mga dark na grass, then palight ako ng palight. Ang technique dyan is patong lang ng patong, then random directions lang ng mga grass. Then after nyan, meron dyang mga part ng halaman na may mga detailed na, katulad noong malalaking halaman dun sa medyo malapit. So yun yung pwede na nating i-detailed. Then after nyan, isa sa mga technique na ginawa ko para mas ma-construct ko pa yung mga grass ng mas kitang-kita, gumamit ako ng Unipin na 0.1 lang. So dun ko in-establish yung mga details ng grass. Kung sa beginner, kung iisipin nyo, mahirap yung grass part. Actually, madali lang siya kapag step by step ginawa mo siya, and mas mahihirapan lang kung gagayanin mo siya ng sobra talaga. Kaya mas maganda na gawin mo pa rin yung style mo mismo dito. So ganun lang kung paano gawin yung grass part na ganito, na Studio Ghibli style. And then ayan, nag-start na ako dito i-trace yung pattern ng ni Kiki using Unipin na 0.1. Kung mapapansin nyo dun sa reference, meron din, gumamit din ng Studio Ghibli ng ganun, na tinetrace din nila yung pattern ng character. So kasi ngayon siguro digital na ang Studio Ghibli ngayon eh. Ang alam ko digital na sila ngayon. Dati pa rin naman siguro, pero dati kasi manual rendering sila, traditional. And oo nga pala, share ko lang, may bumili na nung painting ko ng Howl's Moving Castle. So kakapost ko lang kagabi, then may interested na bumili nung painting. So thank you. And kung itatanong nyo din, for sale din to yung mga susunod ko pang Studio Ghibli na ipipaint. Kaya kung interesado kayo, you can PM me sa account ko. And ayan, tapos na tayo. So eto yung finished product natin. I hope na nagustuhan nyo and may natutunan kayo sa video na to. And kung may suggestion kayong comment or content na pwede namin gawin, comment nyo lang sa baba and let us know. So ayun lang, stay safe everyone. Thank you for watching. God bless.